So welcome back to my channel. So for today's video ay mag-empty house tour tayo dito sa vacation house ko sa Batangas. So ito yung harapan niya. Italagyan ko siya ng stairs at para lagyan ko ng mga plants. So yun, pasok. So yun, pagpasok nyo, ito yung closet ko, maliit na closet at saka sofa bed. And then, yung aircon, dun ko siya i-install sa ibabaw ng blinds. Yes po, color gray and white po yung theme ng bahay ko. And minimalist lang. So, wala pa po tong decorations. Talagang empty pa siya. Although may mga furnitures na. And then, itong wall na to. Yan. Diyan ako maglalagay ng gallery wall. Kung saan dyan ko ilalagay yung mga pictures siguro. Hindi ko pa rin alam. Bali, nagsasearch pa ako. Pinapanood ko ulit yung mga vlogs ni Miss L. Uy. And then, konting kembot lang. Yan na yung bed ko. Bali, as you can see, or as you notice, sobrang lalaki ng furnitures ko. Bakit ba malaki yung furnitures? Kasi, once na malaki daw yung furnitures, mas nakakalaki siya tingnan ng space ng maliit na bahay, katulad ng unit ko. So, and then, pagpunta mo dito, yan yung binili ko na shoe rack. At color blue and white siya. Bakit ba color blue? Kasi favorite ko color din talaga is blue. Gusto ko magkaroon ng konting colorful yung bahay ko, kahit na minimalist, ang weird, no? So, gusto ko may iba't ibang colors din sa isang side, which is siguro dito sa shoe rack. Bali, dyan ko ilalagay yung mga collections ko na biniling mga souvenirs sa iba't ibang countries na napuntahan ko. And then, ito, yung space na yan, parang lalagyan ko siya dyan ng TV cabinet. Yung mga TV or kaya bookshelves, kung anong babagay. Bali, wala pa rin talaga. At wala pa rin budget. At konting kembot mo lang, ito na yung dining set ko. Yes. And then, dito naman is yung range hood ko. Bakit ba natin dyan yung range hood? Kasi dyan ilalagay yung kitchen ko na maliit. Super liit lang ng kitchen, as in 60 by 120 lang yung sukat niya. So, ito namang area na to. Blanco din siya. Pero dito ko nilagay yung trolley ko. Parang plan ko na gawin siyang coffee station siguro. Dyan ko ilalagay yung mga coffee machines ko, or yung iba ko mga related sa drinks. Dyan ko siya ilalagay. Then, lagyan ko na lang din ng decorations itong wall. And then, punta naman tayo dito sa aking maliit na CR. Super liit lang niya, guys. As in, hi! Super liit lang ng CR na to, but I actually make sure na organize at malinis siya. Kasi yun naman yung importante, di ba? Malinis, organize, maganda yung ambience. So, yan. White and gray lang din siya. Pero kasi itong tiles sa floor, actually ayaw ko siya. Hindi ko siya gusto kasi walang existing kasi siya. Nadatnan ko siya dito na nilagyan nila ng ganitong tiles. So ayaw ko naman na hindi ko gamitin. So sabi ko gagamitin ko muna bago ko siya tanggalin. Baka magbusong ako pag hindi ko siya ginamit, ba? Diba? So yon. And then siguro nagtataka kayo. Napapaisip ko yung aliit-liit naman ng bahay. Paano siya maglalaba? Meron po akong dirty kitchen at saka laundry area dito sa likod. Ito po siya. Meron pa akong space dito. There you go. Adun yung sapatos ko at saka helmet. So, akin pa rin po itong space na to. Bali, pinalagyan ko lang siya ng tiles para very easy sa akin pag maglalaba ako. Nakatayo lang. And then, this side naman. Yan. Pwede ko itong pabakuran and then palagyan ng bubong din. Tapos dyan ko naman ilagay yung washing machine tsaka yung mga sampayan ko. So, yun lang guys. Sobrang liit ng house but sobrang naman akong happy. Kasi maliit man siya, I feel like sobrang ganda ng ambience at comfortable ako sa lugar. So, ito yung kabuuan niya guys. Yan. So, yun niya po. Yun po yung maliit ko na bahay dito sa Batangas. Sobrang happy ko kasi
finally, yung pinagpaguran ko for 1 month, as in nag-focus ako sa paggawa nito ng interior, kasi sabi ko gusto ko masunod yung gusto ko talagang color, yung mga furnitures, mga blinds na binili ko, gusto ko yung color nila, yung design nila ay ma-achieve ko talaga. A lot of people ask me, parang, bakit ka pa nagpagawa ng bahay dyan sa Batangas? May bahay naman na yung mama mo, tapos nag-iisang anak ka lang. Actually, maganda pa rin po yung meron kang sarili mong bahay, kahit sabihin mo na meron na yung mama mo. Kasi po, iba pa rin yung nakatira ka sa bahay na pinagpaguran mo, pinaghirapan mo. And sobrang sarap po sa feeling na tumira sa lugar, na komportable ka, tahimik, tapos secured ka sa safety. Kaya yon. Sobrang liit lang po ito ng bahay na to, as in sobrang liit lang po niya. But still, I am very thankful. First, syempre sa Diyos, kasi despite na pandemic, I was able to pull it off. Yes, na-perso ko siya ng maayos, natapos ko siya ng maayos. Wala akong work for the whole year to 2020. At ngayon, looking forward for another year na no work, no pay. So, I'm still very grateful nga kasi natapos ko yung constructions, nabili ko yung mga gamit na gusto kong bilhin. But of course, with the support of my mom. Kasi kung hindi naman ako sinuportahan din ng mom ko, hindi ko ito magagawa mag-isa. So yun, yun lamang po masasabi ko sa kung bakit nagbahay pa din ako. Pinag-iisipan kong i-post tong video na to talaga. Sabi ko, gagawa ba ako ng house tour? Ipo-post ko ba tong bahay ko? Kasi syempre, hindi may iwasan na may mga tao talaga na magsasabi na ayabang naman, pinost pa talaga sa Facebook or alit-alit naman ang bahay. Kung ano mga negative na sasabihin nila, i-comment nila. And then I realized, bakit naman ako mahihiya mag-post? I mean, I work hard for it and gusto kong maka-inspire ng ibang tao. Kasi hindi naman po ito pagmamayabang. Kumbaga, hindi ito pangbabrag. Gusto mo lang i-share sa ibang tao yung pinaghirapan mo para ma-motivate din sila, para ma-inspire din sila na magpursige. And a lot of people knows naman kung saan ako nang galing. I came from a less fortunate family, as in sobrang hirap po talaga namin. Wala kaming sariling lupa, wala kaming sariling bahay, wala akong tatay, I mean, broken family kami. So my mom really worked hard for me. Gusto ko lang ma-inspire yung ibang kabataan, yung ibang magulang na kilala ako, kilala ang nanay ko. Alam nila kung ano yung buhay namin dati at hindi namin kinakahiya yun. I am very proud to say na nanggaling ako sa hirap ng buhay. Hindi ko ikinakahiya yun. Hindi ko ikinakahiya yun. Because of those challenges and trials in life, parang it gives me motivation to work harder. So yun. Kasi ang dami nagsasabi sa akin, nakakahiya nga minsan kasi sabi nila, yung batang to daw gusto maging katulad ko, ganito ganyan. Sa amin din, sa CDCP, o kaya yung mga parents nila, dapat ganito kakatulad kayo, Myckey. Sabi ko, huwag niyong i-pressure yung mga bata at huwag niyong sabihin na sana maging katulad ko kasi hindi po talaga ako super successful pa. I mean, nahihiya din ako minsan pag ganun, para lang ako nape-pressure sa sarili ko. Iba-iba tayo ng tatahaking landas, so masasabi ko lang sa inyo ay work hard, trust the Lord, and trust yourself. And be nice sa mga tao na tumulong sa'yo na nag-aaral ka pa. Be nice to people. Ganon. Pero huwag naman yung nice na nagmumukha ka ng tanga, na inuuto ka na, diba? Alam mo naman yun. Pag may mga alam mo na pang-uuto yun, no, huwag kang papayag. Tapos nice lang sila dahil meron ka na. Huwag ganon. Huwag kang papayag ng ganon. Ayan lang, hopefully guys, maging okay na yung pandemic, no? Hopefully matapos na siya, at stop negativity. Sana itigil na rin natin yung mga pagiging negative natin kasi kaya tayo nakaka-anxiety dahil sa mga negative thinking. And also, medyo naaano lang din ako, nalulungkot ako
Bakit ba? Bakit ako nalulungkot? Kasi may mga tao kasi na hindi nila ako kilala but they judge me kung ano yung sinasabi ng ibang tao. Pero sabi ko nga, I don't have to explain myself. But since this is my vlog, this is my channel, gusto ko lang sabihin na sana huwag niyo ako musgahan masyado kung ano yung sinabi ng iba. Kasi no, hindi niyo po alam. Kasi na-hurt ako once may nagsabi sa akin na ang taas na daw ng lipad ko, na minamaliit ko daw yung mga taong nakatira sa CDCP where I came from. Kasi alam niyo po, hindi ako marunong mamaliit ng tao. Although may ginawa ka sa akin hindi maganda, papalayasin kita o nasa sa poder kita. Ang patience ko sobrang haba po niyan. Kaso nga lang, pag pumutok po talaga ako, as in sabog talaga, wala akong sinisino, papalayasin kita kung sa akin ka nakatira, sa amin ka nakatira. So yun lang yun. Sana wag akong masyadong husgahan ng ganan. Pero wala naman akong pakialam. Pero sana lang, kilalanin niyo muna ako. Kasi hindi niyo po alam kung paano ako tumulong sa mga tao sa CDCP. Kasi nagbibigay ako sa tao hindi para sumikat. Nagbibigay ako sa tao para makatulong. Lalo na po yung mama ko. Ayaw ko na itong sabihin, but I just want you to know na we are willing to help sa alam na basta kaya namin at alam naming kailangan talaga nila ng tulong na financial. Pero pag yung mga utang-utang lang, hindi din po talaga. Yung nagsabi sa akin noon, sana po maisip nyo nung ano, noong tinulungan ko kayo dati, yung nangailangan kayo, although hindi naman yung bigay, pero utang, binayaran nyo rin naman talaga, pero after 1 year. Sana maisip nyo yung konting tulong ko na yon at hindi ko naman kayo binabaoy. Kumbaga, masaya ako na noong lumapit kayo sa akin, eh natulungan ko kayo. At naramdaman ko naman na nag-iba kayo noong hindi ko na ulit kayo natulungan or hindi ko na ulit kayo napahiram kasi naging cold kayo. Pero meaning nun, pag hindi ko na ulit kayo pinahiram ng pangalawang beses, you did something wrong sa unang tulong na ibinigay ko sa inyo. So yun, sana tingnan po natin yung mga sarili natin sa salamin. Diba, bago tayo magsabi ng kung ano-ano sa kapwa natin. Kasi hindi nyo po alam. Hindi nyo alam kung paano ako tumulong sa tao. Hindi nyo alam kung paano ako maging mapagbigay sa mga tao na gusto kong tulungan at kailangan ng tulong ko. Wala po kayong alam, so wala po kayong karapatang husgahan ako. Kaya yun, I am wishing you the best, guys. Sa lahat ng tao na naniniwala sa akin, maraming maraming salamat. Sa lahat ng tao na tumulong sa akin na nag-aaral ako, syempre yung nanay ko, yung lola ko, yung lolo ko, si Ate Este, si Ate Norma, sila talaga yung nandiyan sa tabi ko dati. Kasi sila kasama ko sa Manila. Sila nagbabantay sa akin sa apartment noon for 2 years. And then yun, lola ko may bisita. Then si mama, syempre, financial support at yung pag-motivate niya sa akin. Sa mga kaibigan ko, maraming maraming salamat sa inyo lahat. Naging madrama na yata tong empty house tour ko, ano? Dami kong sinabi. So, yun lang, guys. So, dreams do come true. Huwag niyong kalimutan yan. With hard work, with trust yourself, and trust God. Yun lang talaga. So, bye-bye, and I hope to see you soon pag na-decorate na tong bahay ko. Magkakaroon na tayo ng reveal soonest. Bye!